Today, I'll be discussing yung mga common programming exams when applying sa mga companies. And ito yung mga madalas kong interview programming exams last 5 years, so around mga 2016, when I am applying as a software engineer. And I think hindi naman masyado nagbago yung mga programming exams since then. And also, it is my first time maging parang teacher, so please bear with me guys. So, let's start. So, let's start dito sa problem number 1, which is pass the value of a variable to another variable. Parang multiple times ko itong na-encounter sa mga exams. So, let's answer it. And by the way guys, huwag nyo muna intindihin itong test class since para lang itong blueprint ng program. And also, itong public static void mainstream args, huwag nyo muna din itong intindihin if hindi nyo pa masyadong gets ito. So, basically, para lang itong, para lang siyang imagine nyo na parang makina ng kotse. Yun, need mo siya para gumana yung kotse, but di mo need malaman yung mga parang specifications if gusto mo lang pumunta sa isang destination, for example. Same din dito sa ating program. No need muna pag-aralan for now yung public static void mainstream args. Basta makapag-aralan lang muna tayo ng program. So yun, sana malinaw yung explanation ko. Basta in short, huwag nyo muna intindihin itong public static void mainstream args. Then, answer na natin itong problem number 1. So, for this problem number 1, pass the value of a variable to another variable. So, need natin gumawa dito ng 2 variables. So, create tayo ng first one, which is pangalan na lang muna natin ng string A. Then, yan. Then, another one naman is string B. And, i-assign na natin siya ng value, which is, let's say for example, hello. Yun. Then, to assign a variable to another variable, kailangan lang natin siya ng A equals to B. So, yan. So, pagbasa ko dito madalas is yung B, which is hello, pinapasa niya yung value niya to A. So, A is equals now to B. So, to prove that, guys, print natin yung A, kung nag-take effect ba talaga na pinasa ni B yung value niya to A. So, let's print it. That get line. So, A. So, print natin siya. Okay. So, as you can see, lumabas yung hello since yung value ng B is pinasa natin to A. So, pag pinrint natin si A, lalabas yung value ni B, which is hello. So, problem number 2 is anything na string manipulation. So, let's say for example, ang problem natin is get the world in hello world string. Medyo madami rin akong na-encounter ng mga problems regarding sa pag-manipulate ng string, but as long as marunong ka manipulate ng string, masolve mo naman yung mga problems regarding sa programming exam, which is gumagamit ng mga string manipulation. Need gumamit ng string manipulation. So let's answer yung get the world in hello world string. So first, let's declare a variable, which is string s, for example, is let's say for example hello world. So yan, and kukunin natin dito yung world na word and print it out. So for that, let's analyze first paano natin siya makukuha. And yung method na gagamitin natin is substring. So, substring natin siya. S.substring.
So, need natin itong begin index and end index para makuha natin yung word. And so, i-analyze natin kung paano natin siya makukuha. So, let's say for example, meron tayo dito ng hello world. So, ang ginagawa ko is, nilalagyan ko siya ng imaginary number sa baba para doon ko kukunin kung anong index yung need ko para makuha yung world. So, for example, itong world, meron siyang index dito na 6. So, ang first index na isusupply natin sa substring is 6. Then, yung end index naman is dulo ng dulong index na kukunin natin sa hello world. So, dulong index is 12. So, susupply natin sa substring na sa end index is 12. So, kung minsan, kahit hindi mo nalagyan, so pwede mo naman siyang bilangin. So, let's say for example, hello world, dito, index 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong space dito, so lagyan natin ng 6. So, yun, kunin nyo lang kung 6 na index niya para makuha yung beginning ng string. So then 7, 8, 9, 10, 11, 12 para makuha yung dulo ng string. So s.substring is equals to, so s.substring is equals to 6, then end index, so 12. Yan, meron tayong substring. And i-assign natin to sa variable. Let's say for example, world. So let's print it out like una. So make sure your spelling is correct. So, as you can see, pinrint niya yung world since tama yung pagkalagay natin ng starting index tsaka yung end index. So, to set your expectations, ito yung mga ilan sa mga madadaling problem na na-encounter ko nung nag-apply pa lang ako as a software engineer. So, better solve more problems other than this para mas malaki yung chance nyo na masagutan yung mga questions. And also, good luck on your software engineer journey. And shout out nga rin pala sa mga friends and subscribers sa Facebook, which is kay Redman Lapas, Ryan Bersano, kay Ian Moreno, Jane and Nicole Quasay, and also kay Bunyag TV. So thank you for supporting guys this channel.